Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang paggunita sa ika-4 na anibersaryo ng Marawi Liberation. 80% complete na raw ang rehabilitasyon ng lungsod. Nakatutok si Jonathan Andal. Balik Marawi City si Pangulong Duterte kahapon para sa paggunita ng ika-4 na anibersaryo ng deklarasyon ng kalayaan ng lungsod mula sa mga terorista. Let me take this opportunity to reassure the people of Marawi that the government is doing its best to expedite the completion of rehabilitation projects at the soonest possible time. We in government are strongly committed to bring back the city's glory. Ipinagmalaki sa Pangulo ng Task Force Bangon Marawi ang bagong renovate na Grand Mosque, ang panglimang mosque na naisaayos sa lungsod, pati mga bagong tayong infrastruktura sa tabi ng Lanao Lake. Halos kumpleto na rin ang mga kalsada sa most affected area, pera na lang sa drainage system. May mga bagong tayo at itinatayo pang gusali. Pero ang maraming bakas ng gera, hindi pa rin nabubura. Yung mga ganitong sirasirang private establishment at mga bahay dito sa malaking parte ng most affected area, actually pwede na silang balikan ng mga residente, mag-demolish at magtayo ulit ng bago. Ang problema nga lang, yung ilan sa kanila, walang pera. Pagka nakakuha sila ng building permits sa local government unit, pwede na silang mag-repair ng kanilang mga bahay. Pero ang challenge nga dito, wala silang pera. Kailangan yung compensation bill ay sa batas. Pasado na sa Kamara ang Marawi Compensation Bill pero nakabinbin pa sa Senado. Sa bersyon ng Kamara, 176,000 hanggang 1.76 million pesos ang maaaring makuha ng property owners na nawalan o nawasak ang ari-arian. Ang halagang ito ay ibinatay sa Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Ngayong Oktubre, papayagan ang makabalik ang mga nasa sectors 4 hanggang 7 ng most affected area para makapag-repair. Una nang pinayagan ang mga nasa sectors 1 to 3. Sabi ng National Housing Authority na i-turn over na nila ang lahat ng 4,600 temporary shelters sa LGU. Meron para 1,500 permanent shelters. 500 dito ia-award sa Disyembre. Sabi ng Task Force Bangon Marawi, 85% complete na ang rehabilitasyon ng lungsod at nangako silang matatapos ito bago magwakas ang termino ni Pangulong Duterte. Ayon naman kay Marawi Mayor Mahul Gandamra, nagtutulungan ang mga residente at lokal na pamahalaan para hindi na maulit ang Marawi siege. Kung meron silang mga nakikita ang nakahinahinala, sila mismo ang nagsusumbong sa atin, not necessarily personally but through text messages. Mula Marawi City, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Magandang ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.